Nakilang tanda ang sumibat sa langit, babaeng nararamta ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, labindalawang bituin ang kanyang korona. Nakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Nakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan nila. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniyakyataglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan. Pagindapatit mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapaksigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa langit ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang trena maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yung reyna, palamutin nitong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang pagpaibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak.
na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Alleluia. 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 Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Namarinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.
dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang kanyang pag-akyat sa langit ay natamo niya ang gantimpala ng pamumuhay ng mabuti. Dahil sa kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, niyakap niya ang maging misyon na maging ina ng Diyos. At dahil doon, at siya'y pinaglihing walang sala, may plano ang Diyos para sa kanya, naging bukas siya sa plano ng Diyos para sa kanya. At siya'y tumalima sa lahat ng pagkakataon. Kaya, sa dulo ng kanyang paglalakbay dito sa lupa, siya'y inakyat ng anak niya sa langit. Natamo niya ang gantimpala ng kanyang pananalig sa Diyos. Si Maria ay nauna sa atin. Siya ang modelo ng bawat Kristiyano, modelo ng bawat tao. E sana ang tignan natin din sa buhay ni Maria ay ang kanyang pakikinig sa tinig ng Diyos. Nung ang Anghel Gabriel ay nagpakita sa kanya, siya ay nakinig at niyakap ang misyon. Ngayon sa ating ebanghelyo, sinabi ni Elizabeth, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Mapalad ka, Maria, dahil nakinig ka sa salita ng Diyos. Kaya ang tao nakikinig sa salita ng Diyos ay mapalad ang buhay. Kadalasan sa atin, gusto maging mapalad. Gusto natin biyayaan tayo ng Diyos. Pero kung hindi naman tayo nakikinig sa kanyang salita, kung gusto natin na yung tinig natin ang pakinggan ng Diyos, kung gusto natin tayo ang masunod, paano papasok ang biyaya sa buhay natin kung nagiging matigas ang ulo natin? Kaya nga, si Maria, sa kanyang paghahalin, kanyang pagtalima sa Diyos, sa kanyang kahandaang sumunod, siya'y naging daluyan ng pagpasok ng kaligtasan sa atin. Dahil sa kanya, sa kanyang pagtalima sa utos ng Diyos, siya'y naglihi at ipinanganak ang manunubos ng sanlibutan. Kadalasan kasi sa atin, ang gusto natin, yung makukuha natin. Ang gusto natin, ano yung matatanggap natin. Pero how to get there, minsan ayaw natin. Lalo na pag nahihirapan na tayo, lalo na pag may mga pagsubok na dumarating, umaayaw na tayo. Pero gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Gusto natin nasagutin ng Diyos ang panalangin natin. Pero maganda rin sana, no, bilang Kristiyano, na
kung gusto natin ang buhay na mapalad, so, simulan natin ito sa pagiging katulad ni Maria. Ang kanyang kahandaang makinig sa tinig ng Diyos, ang kanyang bukas palad at buong puso niyang pagbibigay ng sarili na ang nais ng Diyos ay matupad. Kay San Pablo, hinarin tulad niya si Maria kay Eva. Si Eva, dahil sa kanyang katigasan ng ulo at pagsuway, pumasok ang kamatayan at kaligtasan sa mundo. Si Eva ay si Maria, dahil sa kanyang pagtalima sa Diyos, pumasok ang manunubos ng sanlibutan. Kaya magandang imbitasyon sa atin sa pagdiriwang na ito ng pag-akyat ni Maria sa langit habang tayo ay nagbubunyi at natutuwa. Pero ito din ay nangangahulugan ng missions para sa atin bilang mga nananalig kay Kristo na tumingin sa larawan ni Maria na naging masunurin sa Diyos. Pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang pagiging masunurin. Kaya sa ating ebanghelyo, siya'y nagkaroon ng awit ng pasasalamat. Yung kanyang Magnificat na ating binasa sa ebanghelyo natin. Dahil alam din niya na hindi siya karapat-dapat sa biyayang ito. Kaya pangalawa natin pwedeng baunin, kung gusto natin ng buhay ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtalima sa utos ng Diyos, tularan din natin si Maria sa kanyang kababaang loob. Ang tao na marunong magpasalamat, lumalago sa kababaang loob. Ang tao marunong tumingin at makita na ang lahat ng meron siya o binigay sa kanya, bagamat hindi siya karapat-dapat, ay nagpapasalamat pa rin. Yun ang taong lumalago sa pagpapakumbaba. Kaya maganda rin nating tignan, no, ang ating buhay at paglago natin bilang Kristiyano, na sana'y lumago din tayo sa ating pagpapakumbaba. Hindi pagmamataas, hindi sarili ang batas, sarili ang una, sarili ang inaangat. Sana sa ating pagsunod kay Kristo, tayo ay marunong magpakumbaba. Tignan ang biyaya ng Diyos na bagamat hindi tayo karapat-dapat, ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Siguro yun ang dalawang baon natin sa pagdiriwang natin ng Eucharistia ngayon. Ang buhay pagpapala ay sa pagtalima sa utos ng Diyos. At tayo din tulad ni Maria, lumago sa pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng pusong nagpapasalamat. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, inaakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ang ating itugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang nakasama ni Birheng Maria at ng mga santo, manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakakarating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming iniluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Hesukristo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang tunitain ang iyong buhay na iniaalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumika, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin na mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailang lang sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit, ang tanging sambayanan mong sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabaya ang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang ganap na buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami aldiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Binati ka pagdaka ni Isabel si Maria. Aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga. Mapalad rin totoo ang bunga mo. Jesus, hari ng sangmundo, sasakop sa tao. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang alipin, ngunit sadyang pinili ng Diyos na poon natin. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salin lahi. Puso ko'y nagpupuri, Espiritu'y nagagalak. Dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagtigtas. At dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, Kabanal pa na mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Mahal na Birhen ng Buena Hora, namamagitan sa lahat ng oras, kabigatian ng aming buhay, pinapawi mong tunay. Mahal na Birhen ng Buena Hora, namamagitan kay Jesu Kristo, kaligtasan ang aming dalangin, kaluluway dalisahin. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora.